ako ay nangampanya, naghanap ng mga tao na susuporta kay Bongbong Marcos Jr. Mula nang pinanganak ako, ngayon pa lang ako magsasalita laban sa gobyerno, laban sa abusado. Yes! Retired general po ito. Ang boses. Retired general ito, mga kababayan. 13 years old lang ako noon sa Upi, Maguindanao. Ako ay lumaban, sumabak na sa training ng militare at lumaban sa rebuilding sa edad kong 13 anyos at napalaban ako ng 14 anyos mula sa edad na yan hanggang ngayon. Sa araw na ngayon, ako ay sumusunod sa lahat ng alituntun ng ating batas sa batas ng Pilipinas. Pero ngayon, hindi ko na makakayanan. Kaibigan, hayaan niyo muna ako magsalaysay para magiging credible ang aking sasabihin na walang halong plastic, walang halong ano pa man. Iyan ay makabayan galing sa aking puso ang sasabihin ko ngayong araw na ito. Mula ako sa Mindanao, 1974, dinala ako sa Luzon. Dahil nga sa itmura kong edad, napalaban ako ng tatlong araw, tatlong gabi. 17 lang kami laban sa 400 na rebelde. Pero ano nangyari sa KOGC? Isa lang na hinahanap, libo-libong otoridad. Biroin mo, isa lang ang kalaban mo. Isa lang ang hinahanap mo. Kasi ako nga, 17 lang kami. Ang kalaban namin 400. Nakaya namin yon. Dito, isa lang, hindi nakikita dahil ibang nakikita. Mga kaibigan, mula nung ako'y nag-aral, sa totoo lang po, bibigyan ko ng background. Medyo silent lang muna tayo. Dumating ako sa Luzon. Nag-aral ako, pinag-aral ako ng sundalo. After my 18 years old, naging sundalo na ako. Nag-aral ako, na-assign ako ng Special Forces at saka Scout of Indian Regiment. Hindi ako nakapag-aral. Sumulat ako sa ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Sr. Utang na loob ko yun. Nakapag-aral ako ng kuluya at naging official ako 1991. Shortcut ko na. Nag-retired ako 2014. Sinuportahan natin ang ating kababayan si Pangulong Digong Duterte. Dumating ng 2022, ako ay nangampanya, naghanap ng mga tao na susuporta kay Bongbong Marcos Jr. Umabot kami ng 6 million more or less na membro, sinuporta ko sa kanya. Ginawa ko yan at bilang utang na loob at akala ko ang katotohanan ay lalabas. Wala palang katotohanan ang lalabas. Yung 6 million na membro ko, hindi ko natatanggap yung sinasabi lang na budol. Pero but I considered that budol word
After 2 years, ito na ngayon. Nabunol na talaga. 6 million na wala. Naghirap yung ating mga tao. Ako ang pinagmumura. Dahil ako ang nag-convince sa kanila sa pagbabago. Wala palang pagbabago makikita tayo ngayon. Abuso ang nangyayari sa ating bayan. Ang grupo namin, inaasahan namin yung 6 million na grupo ko na buong Pilipinas na magtatayo kami ng kooperatiba at lalagyan ng pundo. Ang iba nagsanda ng bahay, ang iba kung ano pa ang ginawa ng utang. Sabi ng isang commander ko sa Bisaya, sabi niya, sir, nagbago ng buhay ko. Agot! Nagbago ng buhay ko. Akala ko nga nagbago. Nagbago nga ang buhay nila kasi naghirap na siya. Dahil na sa pangako. Ang kausap ko dito, para malaman nyo, before the election, si Mr. Martin Araneta. Uy, ano ni ano? Sumunod, ang kausap ko na dito na nakaupo, yung at, hindi pala natin kababahin yun, sa limpusa lang sa Mindanao, si Secretary Lab Damillo. Yan ang mga kausap ko. Lumipas ng panahon, April 9, yung masaklap, ano? April 9, mga kaibigan, kami ni Captain Dado. Sino nakakilala kay Captain Dado? Sino nakakilala kay Captain Dado? Bakit ako hindi nyo kilala? Kilala! Ha? Kilala! Kilala nyo ako? Yes! Kilala nyo ako? Oo! Oh, kasi matagal yung na akong hinahamon na pumunta dito. Sabi ko, kailangan pag pumunta ko maraming tao. Paparami na ang tao. Hinamon ako sa aking vlog. Ang dami ng mga hinamon, bakit hindi ako pumunta? Ako ang pinauna ni Captain Dado. Dito, kung kilala niyo na si Captain Dado, ang unang sumigaw na Marcos resign sa military retired. At pangatlo ako after General Macanas. Kilala niyo si General Macanas? Okay. Pangatlo ako, tatlo kami MUP vloggers. Ano MUP? Men in Uniform Personnel. Ano po yung grupo namin? Bakit ako lumitaw? May utang na loob ako sa Marcos. Ang kaya ako nagsalita sa harapan ng Pilipino dahil hindi ko na nakakayanan ang nangyayari sa Davao. Na kung saan tatlo na lang kami magkakapatid na natitira. Ang dalawa kong kapatid nasa Tagum City at ang aking mga pinsan nasa Davao. Tinatanong ko anong nangyayari. Sabi niya, sir, pinsan, bukang dito yata sa Mindanao at pagmumulan na magiging problema ng ating bansa. Ang sagot ko naman sa kanya, hindi natin maiiwasan yan kung totoo talaga darating tayo dyan. Ang ating Panginoon ang magbibigay ng katotohanan na ang Mindanao sa Mindanao, sana huwag magbubula ang ating problema. Sana magkakaintindihan tayo. Pero sa nakikita ko ngayon nangyayari sa KOGC. Biruin nyo, isa lang yung hinahanap. Ang daming pulis. Ang daming pulis na pumupunta. Narinig nyo ba sa panawagan ni Supremo? Panawagan ni Supremo ni Captain Dado, disband the Philippine National Police! Bayad ba kayo? Bayad! I-reform natin ang Philippine National Police doon sa mga involved, especially involved doon sa pagpasok sa KOGC. Mali yung ginagawa. At may narinig ako ngayon na maraming kapulisan
nag-uusap-usap na sila. Saan ba tayo? Sa katotohanan ba? Sa kabutihan? Kasamaan! Saan ba tayo? Sabi nila. Saan sila? Dapat? Sa kabutihan tayo. Hindi na tama. Para bang tingin sa atin,